Hi guys, today ire-review ko itong isa sa maraming nagre-request na pabango. Sinasabing maganda siyang dupe ng Baccarat Rouge 540 Eau de Parfum or Cloud na Ariana Grande. So, this is the In the Stars by Bath and Body Works. So, meron akong nabiling decant. So, sabi dito, this is a amber woody fragrance for women. And lumabas siya nung 2018. Tama ba? Kasi yung picture dito sa Fragrantica is naka-bottle, hindi yung naka-spray. So, hopefully, ito yung tamang nababasa ko na notes. Top note is tangerine, middle notes are borage. Tama ba? Or borage and sandalwood. Base notes are white wood, amber, and musk. So, hindi ko na ilalabas yung Baccarat Rouge 540 ko na bottle. Ito na lang decant na nabili ko. Actually, first, unang-una kong Baccarat Rouge, itong decant na to from Max Aroma. So, wala kasi akong paper na nagupit today. Ang gagamitin ko lang is itong mga tissue na nasa tabi ko lang. Para siyang Tumi Sprite 7-Up na natuyo. Parang naging almost parang syrupy na siya. May slight smokiness. So that's the Baccarat Rouge. Dito naman tayo sa In the Stars na decant. Dalawang spray yung ginawa ko. Hindi guys eh. Sobrang watered down niya. Where is yung Baccarat Rouge 540? Well of course, sige. Given yung In the Stars naman kasi body spray lang siya. So hindi siya as potent nung Baccarat Rouge 540. Ito kasing Baccarat Rouge, as in pag-spray, asukal na tinunaw, Sprite na natuyo, or 7-Up na natuyo, na may pagka-citrusy ng konti, na slightly smoky. Ganun talaga yung amoy niya. Etong In the Stars, hindi guys. At least dito sa tissue paper, ang layo eh. Okay, let me get a paper. Nung nasa skin ko siya, I remember, siguro meron siyang hints ng sweetness. Hints ng sweetness, kaya siguro sa iba, medyo kaamoy siya ni Baccarat Rouge 540 or ni Ariana Grande na Cloud. Pero to my nose and to my skin, sa akin, malayo. And dito sa paper and also dito din sa tissue paper. Hindi talaga guys. Okay, dito sa tissue paper, mas sumisipan na ng konti yung sweetness kasi medyo mas naunang nasprayhan to. Pero I'm so sorry sa ilong ko, sa skin ko, sa tissue, sa paper. Hindi. Hindi guys. Pwedeng siguro kasi nga yung konting sweetness niya, pero hindi eh. Nakikita ko yung sinasabi na kaya nasasabing kahawig siya ni Baccarat Rouge or maganda siyang dupe, pero hindi. Habang tumatagal na siya, mas tumatamis na. And mas parang, ayun nga, mas lumalapit na siya ng konti dun sa tamis ni Baccarat Rouge 540 na Eau de Parfum. Yes, nakikita ko na yon. Ngayon na, after ilang minutes na ha, medyo mas nag-amp up na yung ano, sweetness niya na parang medyo hawig na talaga ni Baccarat Rouge 540. Pero hindi pa rin. Sobrang watered down niya, guys. And meron siyang note na parang hindi ko mahanap eh kung ano yon. Meron siyang note na parang medyo nakakasira kung i-compare mo siya sa Baccarat Rouge 540. Nakakasira ng pagkakahawig niya dun sa Baccarat Rouge 540. Now, pangatlong sabi ko na to ha, sa skin ko to, sa ilong ko to, sa paper and sa tissue, baka sa skin ninyo, dun sa mga nakaka-experience na kaamoy siya or maganda siyang pang everyday na dupe ni Baccarat Rouge 540, baka sa skin ninyo or nung mga tao na yon, mas lumalabas yung parang sugary na note niya, yung parang tamis nga ni Baccarat Rouge 540. Okay? Habang tumatagal siya sa paper and dito sa tissue, medyo mas, ayun nga, tumatapang ng konti yung sugary na note niya, na mas lumalapit siya ng konti sa Baccarat Rouge 540, pero sa akin, pwede na, lalo kung pang everyday, and ipapaligo mo siya sa katawan mo, and i-spray mo rin siya sa damit mo, pwede na. Kasi, may tamis din naman kasi si Baccarat Rouge 540 na medyo masakit siya sa ilong. Sa akin nga, personally, isang spray lang is enough eh. Tapos, parang, I know rubbing is not good, pero ginaganon ko siya, mamamatay lang naman yung top note nun eh. Parang talon ka kagad sa middle notes, tapos yung dry down na. So, ganun lang yung ginagawa ko. Eto, hindi siya masakit sa ulo, hindi siya masakit sa ilong. Parang yung mildness niya, yung parang watered down niya, good for everyday, lalo dito sa weather natin. So, kanina nung nag-umpisa yung video, di ba parang hindi. Lalo nung first time kong inamoy, inispray sa skin ko, sa akin parang sabi ko, ang layo, hindi. Pero habang tumatagal,
andun eh, nandun yung sweetness, pero meron siyang note na parang sa akin ha, sa ilong ko, nakakasira ng konti para maging exactly kaamoy siya ni Baccarat Rouge 540. Pwede na, I guess pwede na nga. Watered down eh, sobrang watered down niya. Marami namang ibang dupes na medyo sa akin mas malakas pa dito. Pero kung gusto niyo yung Baccarat Rouge 540 and hindi niyo siya kayang gamitin, even yung mga iba pang stronger na parang dupes niya, this will be good for you kasi safe siya. Maganda to sa bata, I think. Actually, all age naman pwede, lalo na kung pang everyday. Sa summertime, feeling ko mas tatamis to, mas lalakas, mas parang medyo mas magiging malapit-lapit na siya ng konti sa amoy ni Baccarat Rouge 540, pero still to me, very watered down siya. Ayan, so dun sa mga gumagamit nito and ang ganda ng amoy nito sa skin ninyo and sobrang parang sabihin na nating lapit ng amoy niya sa Baccarat Rouge 540, good for you. And dun sa mga hindi pa nakaka-try nito, gusto niyo pa lang ma-try, well, meron akong giveaway. Meron ako nitong tatlo. So, paano sumali? Gaya ng dati, this is for Philippine address only. Yung mga nanonood sa akin na nasa ibang bansa na gustong sumali, just make sure lang na if mananalo kayo, meron kayong mapoprovide na Philippine address. Mag-comment kayo below kung ano yung favorite ninyo na sweet na scent. And then sa dulo ng comment ninyo, ilagay ninyo yung Instagram account ninyo. I must add pala, habang inaamoy ko to ngayon, yung parang sinasabi kong note na parang nakakakos na medyo maiba siya ng konti sa Baccarat Rouge 540 is yung parang pagka-aquatic siya ng konti eh. Which is, na-appreciate ko yun ha. Ngayon na medyo mas tumapang siya, mas lumabas na siya, kasabay nung pagtapang din ng sweetness nito, better siya sa weather natin sa Philippines kasi although sweet siya, gaya nga nasabi ko kanina, hindi siya super matamis na matamis. Yung parang aquatic note or parang something na fresh, okay siya sa weather natin. Alam niyo yon kasi hindi siya super sticky na sweet and meron siyang parang freshness. Parang ganon dito sa note niya. Tama ba? Ano ba yan? Kung ano-ano yung sinasabi ko. Basta may ganon siyang dating. Parang sweet and fresh at the same time. Para kang gumamit ng Baccarat Rouge 540 tapos naligo ka. So, nahugasan na yung katawan mo, pero Baccarat Rouge 540 kasi super kapit sa skin. So, may natira pa siyang amoy sa skin mo. And then, nag-spray ka na ng ibang something na medyo mas fresh na kind of, I'm not sure kung floral eh. May pagka-floral ng konti na na-cologne lang. So, naghalo sila and ganun yung naging labas na amoy niya. So, ayan na guys. At least, ayan, na-review ko na. Nakahanap na ako ng decants and masishare ko din sa inyo. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!